with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. He said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or brothers and sisters or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have a repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa kada aksyon naton, may tatlo ka posibleng nga motibo. Evil motive, human motive, divine motive. When you pay good with evil, evil motive. When you repay good for good with good, it's a human motive. Kung ginahigugma mo, ang gahigugma mo lang sa imo, ti ano ganyang espesyal, dira, tawhanon mo lang na. Pero when you repay evil with good, then you are divine. Ang aton standard, of course, to avoid evil, to become a perfect human person, love for love, but we do not remain there. Are you wish to be perfect, more perfect? Oh, deny yourself and follow me. Okay. Take up your cross. Go home, sell everything that you have, and give the money to the poor. That's the divine motive. Kinahambal ko ini, kaya mo ini ang import, ang meaning sang gospel today. So it's not a social etiquette. It's a religious instruction. Okay? Karon kung invite mo to malang ang mga amigo mo, hindi mo galing ma-invite. Tapos ang mga brothers and sisters mo, hindi pag-invita ron. Ay, ti ano to? Ano to karon ang party mo ba? Ang birthday party mo, ano to? Invita ron naman sila. Pero hindi niya social etiquette. So hindi niyo pagsundo niya. Ay, tiyan malang malang Jesus. No, hindi niya social etiquette. Motive niya, intentions ang na-emphasize ni Jesus. So, ano ang mga motive sa invitation naton compared sa Diyos? Ka-invite kita tungod kay transactional. Negosyo. Bitaron ta ka, imbitaron naman ko. Buligan ta ka, buligan mo ko. Scratch ko imo likod, scratch man likod ko. So, sino imbitaron ko man? Ah, panglistahon ko. Ini, ah, kabulig sa akon. Ini, hindi kabulig sa akon. Hindi pag-invite. Ini, ah, makabulig ini. Kinanglan, ma-influence kita. Amuning tagaan ti invitation. Ini, ah, hindi na. Okay, hindi na kabulig. Kaupan na mabudlayan sa iya. So, negosyo. Sunod nga motive mag-invite is obligation. Hindi mo siya pag-iimbita ron, galing kay pariente mo, social obligation niya. Yeah. Kahuluya man eh. Imbitar ko sila, pero si mama ko, kaya kong imbitar. Imbitar ko sila, pero utod ko, wala akong imbitar. Oblige ka mag-imbitar, bisan you don't like. Kagamuning damo. Kung maglista ako, ang pinakadamo, obligated ako mag-invite. Halimbawa, abi 100 lang imo bisita, ang obligasyon mo guro mga 90. Ang hindi mo obligasyon nga para lang sa friends mo, hindi ka man obliged, mapulo lang. Kaya obliged ka mag-invite. Obliged ka kay blood relation mo. Obliged ka kay may utang na loob ka. Obliged kay nagbulig Diyos ay. Obliged. Oblige ka kaysa posisyon siya. Mangalang mo na pag-imbita ron kaya boss mo siya. If you don't like.
Sunod nga imbitasyon nga motive, compassion. Eh, bintarunta ni, baw kaluluoy man ni. Ah, para ka-enjoy man siya. Kanya, compassion. Muna kay Jesus. Pero may ikapat. Imitation of Christ. So, ining apat, of course, may mga okasyon nga pang pamilya. May okasyon nga pang friends. May okasyon nga pang compassion. Or imitation. Karon kung tanan mo nga party, ito karon para ta sa imitation. Ano ito'y tsura sa party? Kasal nga kasal, imitation ng imuya. No, obligation and friends. Ang compassion, may ara na nga Christmas party. O no. I mean to say, may tiyempo da. So wala niya, hindi niya oblige kita, kundi nga, tagaan mo tiyempo. Nga hindi lang all the time transactional or social obligation and family obligation or simply imitation, compassion lang. No? May mga tiyempo ina. So, kisa, Father, sa birthday ko subong family lang. Okay. Father, sa birthday ko subong mga close friends lang. Okay. Pero sa sunod ko nga birthday, for the poor. Oh, very good. Kanami sila. So, amuna. Pero ang point ko diri is, ang Diyos siya all the time is compassion. Munang iya motive. Pero may sabat ka sa iya, i-invitation. Hindi ka magsabat, busy ako sa business ko. Ang mga kabagko lang ko kasal, may honeymoon pa ako. Kung mag-invite ang Diyos, ready ka magbaton. Balan ninyo kung ang kabuhi mo wala invitation sa Diyos, boring. Pero kung ang kabuhi mo response sa invitation sa Diyos, nami, excited ka, may meaning. Kita ninyo ang mga nag-suicide, oh, sorry ha sa nag-suicide, ang mga ano, wala meaning, kay wala invitation, wala call sa Diyos. Wala bla. Pero kung tawgon ka, may meaning. O ara ka blas kumbento, hindi ka pagtawgon. Pangabuhi ka da, tulog ka da, kaon ka da. Pero kung tawgon ka sa Paris mismo, o you sting, dali di, ubrahana ini. Oh, may call, may meaning siya. Nag-exist ka tungod sa call. Wala kang ga-exist na to. Exist bala kang wala sa nga bugno sa imo, wala purpose life mo. Pero kung ga-exist ka, kay may calling ka, may purpose ka. Kag ang calling mo, ikaw hindi ka, ikaw hindi ka ga-invento, kundi ga-respond ka. Lord, ano naman gusto mo? Agnes, himo ani, oh. Pero kung si Agnes, dara, why, oh, bahala ka da imo ya. Di ano ang purpose mo da? Ano ka da? Kundi boring, tulog ka, mano ko di. Pero kung gahulat ka sa call, nagahulat ka sang sugo, nagahulat ka sang purpose, may kahulugan. That's why ang aton kabuhi di is an a response to a call, to an invitation. Akon sa pagkapari, sa pagkamadre, inyo sa call. That's why kawaon ta na universal call to holiness, vocation, kakunano na. Basta may call. Kagarespan ka sa Diyos. O pagbugta mo, wala ka calling. Wala ka. Wala purpose. That's why para sa akon, ang vocation, ang call, kag magrespan ka sa vocation, maghatag meaning sa life. Kung iban sa inyo, barangay kapitan na, kaya nagdaog na. O kundi ang calling mo, barangay kapitan, may purpose ka. Imo strength, imo talent, resources mo, gamiton mo para i-fulfill ina. I-attain ina nga purpose, ina nga call. Tapos ay kanami, kung may call ka, o kaya si Abraham gintawag, may purpose ka. Kung may call ka, handa ka magsakripisyo. May purpose mo. May calling. O si Moses, o si Joseph, o si Mary, fiat, thy will be done. O clear. So kung ano pa itong mga temptations, difficulties, no, it's a response to a call. Higing tawag ako sa Diyos, may ubrahon ako. So amun eh, na-invitar kita sa Diyos, of course, ang calling natin is be compassionate as your Father in Heaven is compassionate. Look. Pero kay Matthew, yeah, be perfect as your Heavenly Father is perfect. So muna ang ultimate call natin, call to holiness, call to perfection, call to compassion. Kag kung may calling, kina, pato natin ini. Kag thank you, Lord,
itawag mo ako, may paubra ka sa akon, sundon ko, imitate ko ikaw, may meaning akon kabuhi. Dada at kayuhaan ay ini. O, may meaning siya sa Pilog. Martin, daw nagano naman ang kuryente, tabi ka ayuhada. Pero kundi, why ka sang call? Pungko ka nga pungko ka Facebook na Facebook, kaboring. Wala. Wala meaning, wala. Pero kung may nag-call sa iyo, ti-apply natin sa Diyos. Lord, continually call us. We are ready. Thy will be done. Ambal ni Mary, I am the maid servant of the Lord. Be done to me according to your word. O kundi ka nami isang iya nga kabuhi. God's invitation para sa tanan, pero hindi tanan nagsabat sa iya call. Amen. God the Father Almighty, to the gospel, you reminded us that the deepest meaning of life is not based on what we do with our life, but how we respond to your call. Help us to do fitting service and praise to you. May we live the faith we profess and trust in your promises. You live and reign forever and ever. Amen.